ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pang-apat na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Proyektong Pangkabuhayan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Eh, sir, sino ang sinasabi ninyong nagre-reklamo sa akin? Ayan sila. Ah, namamahala ng bagong pagkakas. Kami! Kamute! Ha, kumusta ka na, aling yun siya? Tedor ka pala. Ikaw ang naglagay ng lason sa nilulutong tsiktsaro na kamute. Ha? Ang laki tuloy ng lugi namin. Eh, dahil sa'yo. Wala akong kinalaman dyan. Hindi ko alam yan. Hindi ka na makapagsisinungaling, aling yun siya. Dahil kuhang-kuha ka sa CCTV. Ha? May nakuna ng CCTV na iniligay mo sa kawa na pinaglulutuan ng chicharon. Ayan o. Tingnan nyo. Hindi ba ikaw yan? Ha? Tingnan mo mabuti. Kuhan kasi. Kuhan eh. Sige. May tatanggo pa ba? Nakunan pala ako ng CCTV. Talaga. Talagang hindi na kayo tumitigil. Hindi na kayo nagbago. Problema kayo sa barangay ko. Ngayon, titiyakin kong mabubulok na kayo sa bilangguan. Kasama sila kagawad, asyong at kagawad adong na yan. Oo, kasama mo sila na. Ah, Kapitan, wala akong kinalaman dito. Huwag ninyo akong idamay. Alingin siyang, Maysa, nakakabuti kung umamin ka na. At sabihin mo kung sino ang nag-utos sa'yo, nagawin mo yan. Sabihin mo na! Kone, wala nga akong alam sa binibintang ninyo sa akin. Ang mabuti pa, makipagtulungan ka na sa amin. Sabihin mo na ang totoo para gagaan ang kaso mo. Kung hindi mo sasabihin kung sinong nag-utos sa'yo, susuluin mo ang kasalanang isasampa ng kooperatiba laban sa'yo. Kaya kung akong sa'yo, magsalita ka na, lingin siyang. Umamin ka na dahil alam na namin kung sino ang nag-utos sa'yo. Ha? Ay, Kap, wala talaga akong alam eh. Ay, ganun ba? Sarinto! Mahiram nga ng baril mo. Ha? Dahil ayaw magsalita eh. Kaya mas maganda kung patayin na lang. Patayin na lang, Kap. Sige. Ayaw mag-kuli. Ito ang baril. Eh. Lagyan mo na lang ng silencer, Kap, para sige. Hindi marinig na masyado ang tutok. Kap, lagyan ng silencer para sige. Hindi na marinig. Babarilin ko na sa ulo para mamatay na kagad ito. Salot ito sa lipunan eh. Kap, huwag mo akong barilin. Sige, sasabihin ko na sa'yo kung sino ang nag-utos sa akin. Sasabihin ko na! Masarap ang punitan. Ikaw rin para maubos natin itong isang buti ng alak, ha? Magbubukas na naman tayo ng isa. Oo, pare. Ganado akong uminom kapag may masarap na pulutan. Oo, masarap yan, pare. Kwan, alam mo, masaya ako ngayon. Ako rin na, pare. Masaya. Dahil nagtagumpay tayo. Nasabutahiin ang proyektong pangkabuhayan nila. Kwan, kapag nabinta nila yun, pare, nako, sasakit ang tiyan nila. Tapos madalas ang pagbabawas nila at iimbestigyan na ng otoridad dahilan ng
pagkasira ng tiyan nila. Ay, siyempre. Tapos malalaman nila dahil sa pagkain nila ng tiyaron na ginawa ng kooperatiba. Kapag na-discovery nilang dahil sa tiyaron na gawa ng kooperatiba, anong mangyayari, pare? Natural, ipapasara nila, pare. Ayos. Makakaganti na tayo sa kanila, pare. Oo. mamalas nila, pare. Makakaganti tayo sa kanila. Oh, talagang mamalas nila dahil mas mautak tayo sa kanila, pare. Oo, pare. Kukutak lang ang pag-uusapan. Isang balde sa atin, isang kutsarita lang sa kanila. Napaka bubo nila kasi, pare. Kaya dapat matanggal na si Karyong sa posisyon para ikaw na papalit sa kanya. Di ba? Oo. Pare, may dumating na pulis. Pulis? Oo. Ayan o, tignan mo. Igawa na siyong. Igawa na doon. Pulis kami. Pulis nga. Hindi pa masyadong malabang pa mga mata namin. Alam namin na pulis kayo dahil sa uniform ninyo. Ha? Hindi ba, pare Adong? Oo naman, sarindo. Hindi pa malabo ang mga mata namin. Malinaw na malinaw pa. Lalo na kapag naka-set kami ng konti. Malinaw pa ang aming mga mata. Ano bang kailangan nyo? Kailangan sumama kayo ng matiwasay sa amin. Dahil kung papalag kayo, mapipilitan kaming kalagkarin kayo. Ha? Sandali lang sa rin to. Bakit nyo naman kami huhuli? Nasa loob naman kami ng bahay. Wala kami sa labas. Ang pinagbabawal magiinuman sa labas. Ha? Ayan, nasa loob kami, hindi ba? Oo nga naman, nasa loob kami ng bahay ni Pare Asyong. Ang mabuti pa, doon na kayo magpaliwanag sa presito. Tayo na! Pare mo, buksan mo itong pinto! Buksan mo! Andiyan na! Masyado ka mag-ana! Papapare, masamang balita! Ha? Anong sabi mo, masamang balita? Anong masamang balita ang sinasabi mo? Sinakagawa da siyo, kagawa da dong, hinuli ng pulis! Ha? Bakit sila hinuli? Anong kasalanan nila? Hindi ko nga alam, pare. Basta nakita ko sila pumunta na mga kwan, yung mga pulis pumunta sa bahay nila kagawa Asyong Adong. Tapos, kitang-kita ko na kinalagkal silang dalawa na mga pulis. Ha? Oo. Kung ganun, delikado. Baka isinoplong na rin tayo ng ninakawa natin. Kaya kailangan lumayo muna tayo dito. Ha? Saan tayo pupunta, pare boy? Pahala na. Basta, lalayo muna tayo dito. Baka biglang may pulis na humuli din sa atin dito. Sige na, Bunjing. Mag-imbagi ka ng mga damit mo para makalayo na tayo bago tayo huliin ng mga pulis. Ay! Naku! Ano yan? Ang silpon ko, pare. Nagdireng. Sinulo yung siya pala yung tumatawag. Sandali, sasagutin ko pa rin pulong, ha? Hello, Lola? Bakit ka tumawag? Bunjeng, tulungan mo ako. Delikado ang lagay ko rito. Ha? Bakit, Lola? Ano nangyari sa'yo? Kwan, nasaan ba kayo ngayon? Nandito ako ngayon sa pulis. Hinuli nila ako. Kaya maghanap ka ng abogado na tutulong sa akin.
Ayokong makulong ng matagal dahil baka ikamatay ko na. Ano? Naku, Lola, mamamalaking problema. Nagtatago din kami sa pulis. Baka huliin kami ni Paring Boy. Kaya, Kwan, lalayo na kami dito, Lola. Eh, paano ako? Sinong tutulong sa akin dito? Lola, kanya-kanya muna tayo, ha? Bahala ka na mo, bahala ka na rin sa buhay mo ngayon. Pujay! Pare, anong gagawin natin ngayon? Pinagbibintangan tayong mastermind ng paglalagay ng lason sa charong kabute na ginagawa sa factory doon sa atin. Oo nga, pare. Naku. Paano nila nalaman na tayo ang nag-utos? Paano? Pantalo yung inutusan nyo. Kaya hindi na kayo... Magkapagkakila pa. Kuhan sa rin to. Sino bang sinasabi ninyong inutusan namin? Ay, sino ba? Di si Insyang. Ha? Ano? Si Aling Insyang? Naka, walang katotohanan yan sa rin to. Oo, sa rin to. Tama ang sinabi ni Kagawal Asyong. Sinungaling ang matandang iyon. Magnanakaw pa ang daming record sa barangay namin iyon. Tapos na! Ang paglalay direktor sa kanya. Nakuha na namin ang kanyang statement. At kapani-paniwala. Kaya banda kayo. Dahil sa patong-patong na kasong isasampa sa inyo. Ha? Ano? Ay, Kwan. Patay tayo nito, paring Adong. Magkaabutin tayo ng susunod na halalan dito sa kulungan. Tulungan mo naman akong magkapag-isip ng paraan, pare, kung paano tayo maabsuelto sa kasong ito. Pare, ano kaya kung tawagan mo si dating Mayor Timprosio? Sa kanya na tayo hihingi ng tulong. Oo nga pala, no? Mabutit na isipan mo yan. Sige, tatawagan natin at sa kanya tayo hihingi ng tulong. Pining, hinuli na rin pala ng pulis sila Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Oo, Veronica. Kitang-kita raw ng mga CVO natin nang kalad ka rin sila ng pulis. Buti nga sa kanila. Sana hindi na sila makalabas ng kulungan dahil sila ang salot sa lipunan. Naku, sinabi mo pa. Matagal na silang salot. Kagawad nga sila. Pero anong ginagawa nila? Lagi nilang sinisira ang mga magagandang plano ni Kapitan para mapaganda ang ating barangay. Kumanta na kasi si Aling Insyang. Sinabi na raw niya sa pulis na sina Kagawad Asyong at Kagawad Adong ang mastermind sa paglalagay ng lason na nakakasira ng tiyan sa nilutong chicharong kabuti sa factory. Magandang araw po sa inyo! Ano po yon? Anong kailangan nila? Madam, magpapa-platter po kami dahil... Nakabili po kami ng chicharon na gawa dito sa barangay ninyo. Yung kwan, nanghingaluan kabuti, chicharon factory. Anong reklamo po ninyo? Ay, kasi ho, lahat ng nakabili sa chicharon na ginawa ninyo nasira ang tiyan. Kaya, irireklamo namin kayo. Lalo na yung factory ninyo. Ano? Naku, patay! Thank you.
Veronica. Ano yung sasabihin mo sa akin? Bakit parang nag-aalala ka? Paanong hindi ako mag-aalala, Kap? Nahaharap sa alanganin ang paktorya ng chicharon ng kooperatiba. Bakit mo naman nasabing nangaganib? Kap, maraming nagreklamo na nakabili. Nasira daw ang kanilang tiyana, nakakain ng chicharon galing dito. Ano? Hindi totoo yan. Hindi. Hindi ako makahinga. Kap! Diyos ko! Kapitan! Ano pare, nakontak mo na ba si dating Vice Mayor Timprosio? Ay naku pare, kanina pa ako pindot ng pindot, pero unattended sa cellphone niya. Pare, pilitin mo siyang kontakin. Delikado tayo. Baka sampaan na tayo ng kaso. Oo pare, itong atindi na ko tumitigil sa copy pindot eh. Nako, Sir Timprosio, sagutin mo naman ang tawag ko. Delikado lang kami. Sige na. Sagutin mo naman Pare. Juan, kinakaban ako ha. Baka iniiwasan na tayo ng dating Vice Mayor Timprosio. Nako, hindi pwedeng hayaan na lang niya tayo pare. Kailangan natin ang tulong niya ngayon. Hindi, talagang matutuluyan na tayo. Pagkalabuso, magpapalipat-lipat tayo ng kulungan. Hindi. Ayaw kong mangyari yun sa akin, pare. Ayaw ako, ko. Kung ayaw mo, lalong ayaw ko, pare. Dahil may pangarap pa ako na maging kapitan. Pero, paano yan? Hindi mo na makontak ang dating Vice Mayor. Sinong tutulong sa atin, pare? Sino? Pinipilit ko siya na makuntak. Nako, sumagot ka naman, Sir Timprosio. Parang awa mo na. Baka may mga kapagpapicture sa amin dito, tapos ipupost kami sa social media. Nako, mas nakakasira pali. Nakakahiya, masisirang karangalan ko. Ayan. Sa wakas nagring din pare. Hello, Sir Timprosio. Nandito kami ngayon sa police station. Ikinulong kami. Pinagbibintangan kami sa kasalanang hindi namin ginawa. Kaya tulungan mo kami at huwag mo kaming pababayaan. Bakit ba kayo hinuli ng pulis, Kagawad Asyong? Anong dahilan? Pinagbibintangan kami, sir, na mastermind sa paglagay ng lason sa chicharon na ginagawa sa aming barangay. Pero walang katotohanan yon. Kaya tulungan mo naman kami ni Paring Adok. Sige, tutulungan kayo. Kukontakin ko yung abogado ko, ngayon din. Maraming salamat, sir, ha. Gusto na namin makalabas dito ni Kagawad Adong. Kumusta naman ang trato sa inyo ng pulis? Okay lang ba? Hindi. Lagi kaming sinasaktan dito, sir. Binubugbog kami. Ito nga halos mamatay na kami sa kuwan. Kabugbog nila. Binubugbog kami ni Kagawad Adong dahil lagi kaming binubugbog dito. Kawawa na kami talaga, Vice Mayor. Makikita ng mga pulis na yan. Ipagkakasuhan ko sila. Abogado. Ipagkakasuhan ko din sila. Sir. Dalian nyo na para makalabas na kami.
Sige. Tatawagan ko lang abogado ko para siya nang bala sa inyo dyan. Sabihin rin nyo sa kanilang lahat ang ginawa sa inyo ng mga pulis. Oo, sir. Saka hindi kami pinapakain dito. Gutom na kami sa Tiprusyo. Naku, hayaan ninyo. Magpapadala ko dyan. Magpapibili ako sa Magjale. Hintayin nyo lang. Naku, maraming salamat, sir. Huwag kayo mag-alala. Kahit hindi ka nanalo, para sa amin, ikaw pa rin ang aming Vice Mayor. Mga kapwa kong opisyal ng barangay, wala na tayong problema ngayon. Kaya pag-usapan natin ng maayos ang mga problema sa barangay. Sige, Kap, timing lang ang session natin. Dahil kung nandito yung dalawa, tumatagal eh. Sobrang dalawang yun. Nabuti naman at napuli na sila. Haharapin ang kanilang kaso. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang share na ibibigay ng kooperatiba sa atin. Dahil ayon sa napag-usapan namin ay ibibigaw daw nila sa barangay ang 10% na kikitain nila. Ano ko? Maganda yun, Kap! Maganda yun, Kap! Para may pagkukunan tayo ng pundo kung may proyekto tayo. Tama, Kap. Maganda siguro, Kap, kung nagdadagdag tayo ng waiting shed. Dahil tanggulan na naman, para may masisilungan ang mga pasaherong naghihintay ng sasakyan. Tama yan! Tanggap posting! Sige, pwede kami lang, nanisipan mo yan! Anong masasabi niyo sa mungkay ni Kagawad Gusteng na yan? Yan na ba ang paggagamitan natin ng ibibigay ng pakturya na 10%? Tutol kami dyan! Tutol kami dyan! Hindi na kayo! Sino Kagawad ang kulungan itong? Ako! Paano sinakalabas ng kulungan? Paano? Swelto na kaya sila Kagawad Asyong at Kagawad Adong? Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Proyektong Pangkabuhayan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!